Kamusta mga Lodi? Ball is life. Lakers naghahanap di umano ng big man matapos maging disappointment ni Marc Gasol. Sino nga ba ang tinatarget nila? Bago po natin pag-usapan yan mga Lodi, ay huwag kalimutan ilike ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell button para updated po kayo sa mga kaganapan sa basketball world. Papalapit na nga ang mga NBA teams sa trade deadline this coming March 25. Naglipanan na din ang mga players na posibleng i-buy out ng kanilang mga teams. Meron na din nagsilipata na katulad ng 6-time NBA All-Star na si Blake Griffin na napunta na sa Brooklyn Nets. Marami tuloy espekulasyon at trade rumors lalo na sa reigning champion na Los Angeles Lakers. Dahil nga tila pang All-Star team na ang Brooklyn Nets sa East, kung saan meron na silang 5 players na nakalaro na sa All-Star katulad nila Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, DeAndre Jordan at ngayon nga si Blake Griffin, ay marami nagtatanong. Ano ang sagot ng Lakers dito? Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, meron daw siyang nakalap na balita sa isang reliable source kung saan in search for big man na ang Lakers matapos di umano ng hindi magandang experience ang pagkuha nila kay Marc Gasol. Dagdag pa niya ay, madami na daw kasing teams ngayon ang mas lumakas pa ang lineup at pwedeng-pwedeng maagaw ang corona na suot ng Lakers. Kaya hindi daw masama na mas palakasin pa ng Lakers ang roster nila ngayon. Hindi nga lang daw niya sigurado kung magiging trade ito or buyout. Ang matunog na tinatarget daw nila ay itong sila JaVale McGee, Hassan Whiteside, Andre Drummond, DeMarcus Cousins at ngayon nga ay sila Marcus Aldridge. Mas naging posible pa ang balita na ito mga Lodi na naghahanap pa din talaga ang Lakers ng big man dahil in-extend lang nila ng another 10-day contract si Damian Jones na ang ibig sabihin ay hindi pa sila ganon nakakahanap ng solidong solusyon sa kakaulangan nila ng malakas na sentro. Kung ako ang inyong tatanungin kung sino ang mas magandang mapunta sa Lakers now ay it's either si Andre Drummond or sila Marcus Aldridge lang. Mas prefer ko si Andre Drummond dahil pang ilalim talaga ang mama na ito. Yan kasi talaga ang kulang sa Lakers ngayon. Yung pang malakasan talaga sa ilalim ng basket. Yung tipong halimaw sa rebound at malaki ang katawan na kaya mag-depend sa malalaking sentro ng kalaban tulad nila Joel Embiid or Nikola Jokic. Sa laki at bigat ni Drummond ay napakahirap talaga na ito matulak sa poste, which means hindi na kailangan mag-help defense pa ng Lakers. This season ay nag-a-average ito ng 17.5 points, 13.5 rebounds at 2.6 assists, shooting 47.4% from the field. Ikumpara mo yan kay Marc Gasol na nag-a-average lang ng 4.8 points, 4.1 rebounds at 2 assists, shooting 40.3% from the field. Diyos mio marimar, kitang-kita yung layo ng diferensya. Kung sila Marcus Aldridge naman mga Lodi ay okay lang din. Kaso nga lang ay baka magsapawan sila ni Anthony Davis dahil pareho silang perimeter player. Madalas ang puntos talaga nila Marcus Aldridge ay galing sa perimeter. Sure ball din kasi ang mga jump shots nito tulad ni AD. Ang kagandahan lang siguro kung sakaling siya ang piliin ng Lakers ay malilito ang kalaban kung sino ang babantayan nila sa ilalim. Mahihirapan din ang kalaban mag-help defense dahil ang maiiwanan naman nila ay itong si AD. Pero overall ay napakalakas sa sandata talaga kung sakaling makuha nila si Drummond or Aldridge. Pero kahit makuha nila ang isa dyan, ay need pa rin nila ng legit at consistent 3-point shooter. Kayo mga Lodi, sino ang mas bagay na mapunta sa Lakers? Si Drummond or si Aldridge? Tama lang ba na palitan nila si Marc Gasol? I-commento nyo na yan sa baba mga Lodi at babasahin natin lahat yan. Maraming salamat at see you on my next basketball video.